Hello mga kagandang buhay. Today is January 10, 2023. At dumating po ang ating itlog, January 8. Dalawang araw lang po ay ubos na agad ang 3,000 trays natin dito sa Boracay. At bad news po mga kagandang buhay, wala na tayong itlog. Mag-aati-atian festival pa naman dito sa probinsya ng Aklan, sa Kalibo, Aklan, mga kagandang buhay. So, nag-discarte po tayo. Tumawag po tayo sa ating supplier na sana mabigyan tayo ng itlog dahil pagkatapos po ng Ati-Atian Festival sa Kalibo ay pupunta po halos ang mga bisita dito sa Boracay. So magiging crowded po ang Boracay natin at halos po punuan ang mga resort. Polibok po mga kagandang buhay. So ang itlog pa naman ay pangunahing sangkap para sa almusal at sa iba pang mga menu sa resort. So ang itlog na negosyo, pag season talaga, napakaganda. Pero yun nga lang, kulang din tayo sa supply. Ang Batangas po kasi, meron tayong natanggap na message galing sa doktor ng DA dito sa probinsya ng Aklan na nilet go na po ang banning of eggs. Kasi nung mga nakaraang linggo, hindi po kami makapatawid ng itlog from Batangas. Gawa nga ng nagbanning ulit. Hindi ulit tinatanggap ng probinsya ng Aklan ang mga itlog na galing ng Batangas. Kasi nga, bumalik ang bird's flu. Pero ngayon, good news, dahil tumatanggap ulit ang Aklan ng itlog galing Batangas. The bad news is, wala ding itlog sa Batangas. Kulang din ang supply, mga kagandang buhay. So, yan lang po. Maganda sana ang kita natin, pero wala rin tayong supply. Pero alam nyo, mga kagandang buhay, ang bigas po natin ay full pack pa rin. Ayan, maraming pa po tayong display. At hindi po tumaas ang presyo ng hasmi natin, the same pa rin siya. Pero ang Mindoro rice natin, ang shining star natin, ito pong yellow, medyo tumaas po ng konti ang presyo from Mindoro. Pero good thing po mga kagandang buhay, makakalaban pa rin tayo sa presyo. Gawa ng yung tracking natin na walang backload, bigas po ang ating binabackload. Kasi nga, walang itlog na mababackload kami from Batangas. Ilang linggo na po yun, mga kagandang buhay. And then, ang pwesto po namin sa kabila, doon sa may City Mall banda, isinara ko na po, mga kagandang buhay. Bakit? Kasi, ito po ang main namin sa Ambulong, Boracay. Ang anak ko kasi ay siyang nagmamanage doon, pero gusto ko siyang gamitin dito sa main. At ang gagawin na lang namin, dahil napakataas po ng renta dito sa Boracay, mga kagandang buhay, is i-close ko po yun. Hindi na po kami mag-operate doon, dito na lang po lahat sa main namin. At ang gagawin namin ay magkakaroon na po kami ng rolling store na lang. Kayo naman pong kitain sa rolling store, ang kikitain namin doon na magbabayad pa kami sa renta at mag-susweldo pa ako ng dagdag na 3 empleyado doon. Samantala po, pag masipag lang po kaming magpa-booking sa mga maliliit na tindahan, sa mga resort, kaya naman po ang kikitain. Kasi ang negosyo po, mga kagandang buhay, kailangan analyzation, kailangan po ay updated tayo kung ano ang mga dapat pa nating i-upgrade. So nakita natin, mga kagandang buhay, na kaya naman, kahit wala na yung isang store na yon, kaya naman nating deliveran yung ibang mga suki na naging suki ng isang store. So gaya po ng pag-grocery, napakalikot din po ng presyo ng grocery store. Tumataas din ngayon ang lahat ng bilihin. Kaya dapat updated din tayo sa presyo. Kung bumaba siya, di bababaan din natin. At kung tumaas siya, tatasan din natin. Ang pagninegosyo kasi mga kagandang buhay, kailangan makilala talaga tayo na consistent. So, yung ano natin, halimbawa sa itlog, ang presyo ng itlog dito ngayon sa Boracay, stable lang po kami. Hindi kami yung tinatawag na tataasan namin kasi nga walang supply. Kaya, pag dumating ang itlog namin, isang araw lang hanggang dalawang araw lang, ubos na kagad. Kasi po, hinuhulsil sa amin niya ng mga taga-Bukid Talipapa, yung may mga stores din hinuhulsil sa amin. So, yan po ang kagandahan na makilala ka sa isang lugar na hindi ka nagsasamantala sa presyo. Yung kaya pang mag-wholesale sa'yo ang mga ibang negosyante din para matubuan din nila. Kaya na-maintain po namin yung aming pangalan
at yung aming mga customer, mga kagandang buhay. It's time to go home now, mga kagandang buhay. Siniguro muna natin na nasa ayos ang lahat, yung mga orders, yung mga babayaran natin. So going to Negros na po tayo this week para po mamili ulit ng mga baka na ibibenta natin sa Maynila, sa Luzon. So ang strategy po natin gagawin, mga kagandang buhay, is hahanap po tayo ng kural doon para po ang ating mga baka ay makapagpahinga at masakto po natin ang ating pagbinta sa ating mga hayop. Kasi kung tutuusin, na-inspire po ako, mga kagandang buhay, gawa ng marami na pong tumatawag sa atin sa ating mga vlogs na gagawa na tayo ng kural at umuorder na sila, 8 piraso, 4 na piraso. So palagay ko po, mga kagandang buhay, sa ating hangarin na mas stable natin ang negosyong pagbabaka, ay siguro malaman na natin yung tamang diskarte para po kumita tayo sa ating napili ngayong negosyo ang pagbabaka natin. Kasi itong mga grocery store, mga iba nating mga negosyo, at tiyaga lang talaga dito, mga kagandang buhay, dahil sa grocery, kunti lang talaga ang kita. Pero consistent siya. So sa pagbabaka naman, malaki po ang puhunan. At kung malugi ka po ay malaki din. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan at sana hopefully this 2023 ma-perfect na po natin. Matutulungan po natin ang mga farmers, sa mga entity natin na kumita. Lahat po tayo masaya sa negosyong ito. Kasi kung maganda rin ang outcome ng aming gawgawing diskarte this 2023, makikinabang po tayong lahat at marami pong magbibinta ng baka sa atin. Ayan, mga kagandang buhay, napakasaya po dito sa Boracay ngayon. Napakaraming bisita na. So maraming oportunidad na para sa mga negosyanteng katulad ko. Kasi way back noon, mga kagandang buhay, hindi pa tayo nakaranas ng pandemic. Napakaganda po ng kita dito sa Boracay. Kahit simple ka lang magugulay, ay marami kang sinusuplayan. Kahit maliit lang ang store mo, maraming oportunidad dahil napakaraming resort dito sa Boracay. So minsan maraming nagtatanong sa akin kung maganda bang magnegosyo dito sa Boracay. Oo naman, pero dapat maging handa ka sa mga risk din. Kasi unang-una, napakahirap ditong kumuha ng ating mga permits, mga kagandang buhay. Madugo po dito ang pagkuha ng permit sa Boracay. At saka po yung renta po dito, napakalaki. Halimbawa, doon sa i-close ko ngayon na store, ang renta po namin doon is 36,000 a month. So ayan, mga kagandang buhay. So ang bumibili lang naman doon ay yung aking mga suki na rin dito sa main. So yun, pinag-desisyonan ko na siyang i-close at didelibira na lang namin ang aming mga suki doon. Ayan, kahit saang lugar naman po, mga kagandang buhay, ngayon, ang dami pong opportunity. So kailangan na po natin talaga sipag, diskarte, kasi kahit marami ka pa pong puhunan, kung hindi na naman madiskarte, talagang mauubos yan. So kailangan, minsan nga nagdinegosyo ang iba, konti lang rin ang puhunan. Nasa ano lang yan, nasa pamamaraan lang po, mga kagandang buhay. Ayan, kung nakikita ninyo, masyado nang busy ang route. Noong during that pandemic, naging ghost town po yung Boracay. Napakalungkot po. Kaya halos po ng mga negosyo dito sa Boracay po recovery. Kasi nga, naging ghost town ang Boracay dati. At ngayon po, unti-unti na po kaming bumabangon. Kasi Ati-Atian Festival, punuan po talaga, nagsasagsag po mga tao dahil sa Ati-Ati. After that, linggo kasi yun, ay 1 week po talaga yun, from Monday to Sunday. So sa Sunday, tapos na. During Monday na, mga kagandang buhay, dito na ang destination nila sa Boracay. So ayan, so kailangan talaga natin magkaroon ng itlog. Kaya good news po, at meron na kaming almost 3,000 na order ko rin. So meron tayong pambibigay sa ating mga suki para po alagaan sila. Ganun po yung, mga kagandang buhay, kailangan po talaga tayo ng ating mga sinusuplayan, mga season na ganito. Kasi kung loyal sila, mapapakinabangan din natin sila sa ano, mga kagandang buhay, sa ibang mga araw din. So magiging suki na natin sila kung mabigyan natin sila ng stocks during season talaga. So ayan po, sa mga nice ding magnegosyo katulad ko, kailangan lang po talaga na maging handa ang loob natin. Kailangan po tayo mag-research. Marami pong mga vlogs na marami pong nag-tutor, mga kagandang buhay. Ang ma-advise ko lang po sa inyo, lalo na sa mga OFW na aking mga subscriber, mag-ipon lang po, magtiis. Kasi dito sa ating bansa, kung marunong lang po tayong magnegosyo, makikita po natin ang sweldoin nyo sa ibang bansa, ay kaya pong kikitain dito sa Pilipinas. Kaya po, mag-ipon lang po, kasi
hindi ka naman makapagnegosyo dito sa Pilipinas kung wala ka pong ipon. At saka po, kapag kahiram po sa bangko, nasa 5-6 po ang atubunan sa negosyo, mga kaganda buhay, wala po tayong panalo doon. Mag-ipon tayo para po makakumpit po tayo sa presyuhan dahil wala po tayong hinahabol na tubo. Tubuan po yung ating puhunan. Kaya po sa mga OFW dyan, ma-inspired po kayong mag-research at ma-inspired po kayong mag-ipon dahil kayang-kaya niyo po yan na mag-negosyo dito sa ating bansa. Dahil ang Pilipinas naman po ay napakaganda naman po mga resources dito. At syempre, mas maganda rin po mga kaganda buhay na kasama natin ang ating pamilya. Kaya po, ina-inspired ko po kayo na mag-research, dapat magplano. Kasi po, pag nagplano po kayo, may inspiration po kayo mag-ipon. At syempre, hindi naman po masama na tumulong tayo sa pamilya natin. Kung abroad po tayo, talagang inaasahan tayo. Pero masasabi ko lang po, hindi po masama ang tumulong. Pero isipin po natin ang ating mga sarili. Kailangan din na mapaunlad natin ating sarili. Kailangan nating magnegosyo. Kasi sa negosyo, mga kagandang buhay, pag sinwerte tayo, pag binigyan tayo ng pagkakataon, aasinso po talaga tayo. Di na natin kailangan pang malayo sa ating pamilya. Kaya mga OFW, mga bagong bayani, ipon na po kayo para magnegosyo po.